Welcome back to my YouTube channel. My name is Yorko Puyalo. At ako sa mga rin ang Kambasang Idol. Siyempre, si Don Pao doon si Kuya Noe. Saudi Boetel. Eh, agad yung nude. At ang pag-uusapan natin, ang istorya niya bilang isang gwardiya. Isang gwardiya. Binilin ko po ang isa sa mga istorya niya. Para lang makipalabas natin dito sa channel natin. Pero kung bago pa lang sa aking channel, baka di kayo mag-subscribe at i-like lahat ng aking mga video. At kalipitin na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ginagawa kong mga video, mga idol. Tara, simulan na natin ang kwento na to. Gusto ko ng kwento! Okay! Ito, isa sa pinaka magandang nangyari sa buhay mo. Historical yan. Historical to, sigurado to. Yung pagiging isang gwardiya mo. Nung naging gwardiya ka ba, dumating ba sa punto na tinaya mo pati buhay mo? Dumating sa puntong gano'n, pero hindi mo masasabing tinaya dahil tinago mo yung buhay mo. Paano ba yung simula, kuya, kung bakit nakipag-bari lang pa talaga? Oh, my! So, nakipag-bari lang, pero hindi yung parang sa TV, di ba? Sa TV, sa pinikula, puta, kita mo, ha? Puto ka, hindi hindi totoo yun. Hindi ka nito tapang mo. Kumbaga talagang dumating sa punto ko yan na, ano, nakipag-bari lang, ha? Oo, dumating sa punto na yun. Yung naranasan ko, hindi ko makakalimutan. Nakakatuwang nakakatakot, eh. Tara guys, pakinggan natin. Nangyari yun kasi, nangyari yun, 2000. Year 2000. Okay. December 24. Tapos ko kinabukasan. Nagtatrabaho ko sa National Food Authority sa NFA ng Rebay Siha, Kabanatuan. Yung gobernador ng Rebay Siha, meron siyang mga malagang mga panabong na mamahalin. True story to, kuya. Wala tong biro, ha? Walang biro yan. Guys, true story. Gusto namin ng totoong kwento. Year 2000. Ngayon, yung mga alagan, sa loob ng NFA, 11 kami doon sa gabi. Na security. Wala ganyan kami ng pwesto. Ganyan kami ng baril. Eh, dyan kasi sa NFA, maganda mga gamit na baril dyan, eh. May Armalite, M16. May 9mm, may shotgun. Ako, shotgun. Ang shotgun ko, halos yung taas ko pa eh. Dahil yung shotgun ko, yung mahaba yung ano. Hindi yung shotgun na maliit. Yung mayroong, yung mahabang parang pambaril ng iba. Yung shotgun. May kargado ka nung uya. Shotgun. Nagkaroon ng ingay dun sa mga manubang manalang gobernador. Oso, nung may-ari mo. Anong oras yun? Yung mga oras na yung kuya, no? Anong oras? Yun? Ano yun? Mga alauna, alas dos, ganun. Hapon? Kita ng, ano, madaling araw. Madaling araw? Umaga na, oo. Kasi panggabi nga kami nun, eh. Hindi ngayon, hindi na-arming kami ng isang putok. Sino ang nagpaputok? Yung kalaban? Ang nagpaputok? Yung kalaban. Yung nagnanakaw ng manok. Hindi yung kasama? Hindi yung kasama natin. Hiniwan niya, eh. Hindi ngayon, tawag na siya sa radyo. Siya na ano, tawag. Siya na ano, kami lang doon, no? Ngayon, pagdating namin doon, nagpuputo ka na. May M16 na nasa opisina ng kanan ng destino, nakita ko, nadaanan ko. Apura sight na ganun. Putok ng putok. Siyempre, madilim ka. Sa bako di bagwire lang na ganun, tapos bumiran. Doon siya pumuputok. E di ngayon, yung mga kasama ko, pumuputok din. Nasa amin yung mga kabilang ganun, nagdati na lang. Hindi may kasama ko. Kung saan ka mga kasama ko, nasa likod ko, takbo lang, takbo ganun, balik-balik. Pumutok, tatakbo. Oh, ganun, parang hindi talaga sa pelikula. Oo, di ngayon, siyempre, nakita mo lang. Nakita mo lang, pislop ng mga ano. Pumutok na rin ako, paano yung patok mo? Abe, di may mga halaman na ganun, dumapa ako. Putok ko pa ganyan. Hindi ko nakikita eh. Siyempre, parang sabi mo, pumutukan. Puto ko, matatakot ka. Nakailang puto ka, Kuya Noel? Ito to, ilang puto ko? Yung mga apat o lima, mga ganun. Basta marami rin. Ano maaasin na si Paganyan? Pitpito na ba na bayag? Sige, palagdog sa di kayo. Mamayong may halimaw na yung batang uhugin na dati nyo. Natakob. Parang ginaya mo si Robin dun, ha? Yung mga pelikula nung araw.
Di ngayon, di, ang dami na lahat kami, lang isa kami, lahat kami, pala, di puto. Puto ka, naguro. Nagkakagi mo na doon, oo. Di ngayon, hanggang sa inabot na ng pagsikat ng araw, okay. Wala na, na libre, tahimik na. Dati na ng mga pulis. Ayun, yun. Siyempre, imbestigaan yun. Yan na. Ayun. Nainvestiga kayo? Oo, di, tinignan ngayon lahat ng daanan ng mga ninakawan naman. Nakita yung mga daan ng mga taong nagnakawan ng malok. Oo. Sa bubukid kasi, kasi dadapa yung palay. Oo. Kung saan sila nandun. True story to? Oh, true story yan. Ngayon eh, nung nagka-investigaan ha, tingnan yung mga tama ng baril. Oo, yun. Yung isang mangga, muntik lang napatay eh. Puro mangga pala yung tinitira. Puro sa puno ng mangga ang tama ng mga baril ng M16 nakita oh. Tama ng tama ng M16 oh. Wasak talaga wasak talaga yung mangga sanga-sanga di ba oh. Eh yung mangga nandine oh. Sa left side oh. Eh yung mga taong kalaban andun sa malayo sa right side yung mga bakas nakakawalang oh. Ano kaya yung police hindi malaman kung paano gagawin yung investiga eh yung tama ng bala mo kaya nakita rin sa mangga ay sa mangga rin sa bugsabog ang dati ng mga ganun ang dati ng mga mangga. Yan, huwag kayong magwala dun sa mga baril ng harap-harapan. Baril ang matakulay takot. Una yung takot mo. Una yung takot. Nakakatakot. Kaya dapat, pag nagbabaril na talaga, hindi mo rin kaya talaga yung... Maliban na lang siguro kung yung sundalo, yan, mga sundalo. Kahit mga sundalo siguro, ganyan din. Oo nga. Hindi ako niniwala na parang magkaharapan ganyan na yung ilang... Pero kuya, sa tingin mo, nanakawang kayo na manok? Nanakawang kami. Mga ilan? Apat na manok na mahalis. Tapos ang dahil pa namin yung gusto bala. Anong sabi nung pinag-inigura nyo? Eh... Ayun. Tuloy pa rin? Tuloy pa rin naman. Kaya lang siyempre naging katatawanan. Dahil at mangga muntik na namin napatay. Totoo yun. True story to ha. True story to. December 24, 2000. Yun. Ayan. Isang malaking aral po sa atin to na kinuwento ni Kuya Noel ang kanyang isa sa party ng buhay niya. Kaya mga security guard, kung mga security guard man kayo, eh, gawin nyo rin yung ginawa ko para siguradong ligtas ang buhay niya. Kaya yung exhibition po, totoo. Yun, totoo yun. Kaya yung party. Tago ka to yan. Iba talaga si Kuya Noel Bagwetom, napakaraming story niyan. Talagang aabangan niyo lahat ng story. Bibili natin isa-isa, mga ka-idol. Pero kung bago ka ulit sa aking channel, ba't hindi kayo mag-like at mag-subscribe? At kalimitin namin po ang notification bell para lagi kang na-update sa lahat ng ginagawa ng mga video. Huling ano, huling kuya, huling payo sa mga security guard. Okay, mga security guard, kahit pa paano, mag-aral naman kayo ng firing para pagdating ng mga ganyang sitwasyon. Eh, kaya umaabot talaga sa mga security yung mga ganyan. Oo. Tungo doon, mananakawan ka, di ba? Kailangan, may practice ka rin. Kasi ako nung pinigay ko na eligensya ko noon eh. Hindi ako dumaan sa sosya. Yung kasi sa sosya kasi mag-aaral ka ng ano. Mag-aaral ka ng pagbaril sa mga... Eh ako nung kasi, kung nung panahon kasi pwede ka. Panahon sa Pilipinas, basta may pambayad ka. Oo, yun. Bayad, bibigyan ka ng lisensya. Pero at least nag-aaral ko yung baril mo. Eh, napapunto ko naman siya. Pero mas maganda kung meron ka talagang alam. Yeah. Siguro sa mga walang alam, gano'n. Pero kahit na takot rin, may hihiram sa'yo. Eh, yun lang payo ka ng mga security guard. Mag-iingat kaya mga security guard. Oo, oh, yun. Tsaka yung paggamit ng shotgun, patalik ko dahil. Yun talaga gamit. Ganyan naman po tuman. Yun. Salamat guys at sana yun mag, ano pa rin kayo, mag-subscribe pa rin kayo sa aking channel. At sana po ay huwag po kayong mag-asawa sa amin na makinig sa aming mga bagong pakulo ng mga kwento. Ito ngayon ang aming gagawin ngayon sa aming channel. Gusto namin ng kwento! Kung ano? Meron kaming kwento! Alright, salamat mga ka-idol. Kuya Noel, marami mo kami makapakinggan sa'yo sa mga true story mo. Marami pa. Ilalathala ko lahat ng nangyari sa buhay ko para sa inyo. Matutunan din kayo. Yun ang maganda, may matutunan ko yun. Yun ang magtatawa na. Oo. Alright guys, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat at sa lahat po ng muli. Mag-subscribe na po kayo para lagi po kayo na-update sa lahat ng ginagawa ng channel. Please.